Actually, well, nasa chat dyan ko, parang kami. Legend. Pero alam ko, oo, siya yun. Siya. Okay, eto na, tol. Oo, mainit talaga. Iga lang. Ayun, nagbabasa ko ng mga comments eh. Si Doggy daw ang drafter. Pero ako, honestly, kung papiliin lang ako, no bias whatsoever, sobrang ganda ng draft ng next wave Predator Solid. Check na check tong Signal Ultra. Siguro ang maganda lang sa Signal Ultra dito yung... Atlas, perhaps? Pero all in all, wala. Para sa akin, medyo check itong next wave Predator. Itong Signal Ultra. Actually, tinitignan ko rin eh, how will deep grab. Mm-hmm. Yun yung lane talaga, tol. Nakita mo yun? Oo. Nakita mo yung dive, no? Oo, German shot. Dinali lang yung buhay. Tsaka dinali lang yung buhay ni, ano, ni Johed, no? Oo. Kasi... Yung tatawag na German cut. Level 1, Bonklink. Level 1, Preya. That's the running... Pag yung, ano, pag yung mga ilaw niya sa baba, full stack yan. Yun yung kailangan mo iwasan eh. Yep. Pag natalo na. Not to mention, that's not even the ultimate, ladies and gentlemen. And ang saya kasi offlane mo, tapos you have a scaling of a hyper kit on an offlane. Yun yung maganda kay Preya. Yep. Yep. Ano to, malakas to. Ngayong meta natin, abangan nyo ang banyo. Ang pag-rise ng offlane na Preya nga natin. Tapos naka-execute. I think it's also important to take note na malakas siya mag ano, malakas siya amplified siya kumbaga kapag siya ay gumagamit ng execute kasi magda-transfer parang ano para lagi ka may uptime alam mo yun. So it's very strong tapos naka high end drive magka high end drive ka napakalakas mo sa lane to lane promise kahit yung Uranus umiyak dyan di kaya tiisin ng Uranus yun. Yung Uranus pala kaya din i-punish yung Uranus eh. Kasi ang ano mo sa Preya wala kang choice eh you need to kite her back eh. Pero mas counter talaga sa Preya crowd control eh. Kasi nakakapag-dash forward pa rin eh yung Preya. May hard ignition eh. Tumitingin ako sa account ko, meron akong Preya. Ah, oh, pag nag-ano ka, gumastos ka tol, may libre kang Preya. No? Yung auto dati oh. Okay. May War Angel ako. Ganda yeah, yun, oo. Oh, yun, mga kaibigan. Oh, kaya nga okay yung Preya eh. Lahat tayo, we have a Preya living within us. Oh. Here, H2O dueling up with Chujin MG. Aray, tol. May nakagip pang isang damage doon. But still, no casualty for the topper still left here with the first blood na nakuha ng next play by the targets na Johel. Or nasundan pa. 2-0 lang nagawa as the Claude got caught by Chester here. Yun ang problema. Yun yung sinasabi mo, Wolf, na check yung ano composition ng signal. Yep. We can feel it right now. Ito, gagawin na si Iba DJ. Level 3 pa lang, mga kaibigan, sa ngayon. Almost level 4. There's the Fatal Licks. Very good. Very nice si Dan. And like we said, ito lang yung medyo magandang pick para Signal Ultra. Atlas actually answers a lot of heroes. But aside the next day, Predator solid. But in terms of damage output, coach, titignan mo dito yung Claude and the rest. Eagle sila dyan. Tapos iniwan na yung Preya muna sa sarili niya. Actually, hindi ako nag-aalala sa Claude eh, para sa side ng Signal Ultra. Ang pinag-aalalahanan ko yung frontline nila. Mukhang matutunaw ka agad. Just because of the Preya, just because of that carry. Tapos bahala na eh, kahit si Chester na lang, ang manggulo din sa likod, no? Mm-hmm. So, I think kung ikaw ay taga-Signal Ultra, maybe you'd want to start off by hunting down or baiting Chester. Probably that one, no? Like, burn your crowd controls towards Chester, then punish him. Pero, if it's like this, na nanlalambot yung Uranus, it might be difficult para sa side dito ng Signal Ultra. Pero ang fight will happen to be a 4v3 dito sa may turtle. Lamang dito makatag-Signal Ultra pero nakakite back tol. Si H2O at last will be no more. Just like that, next play Predator is able to get another footing dito sa may turtle. Stretching ulit para ayawi as they want to secure this turtle. By the way, ang isa sa mga adang potent, yun lang. Ang daling ipatama. Oh, kinamahan ka, iyak ka, yung mga ganun. Parang yung Hylos, alam mo yung stun ni Hylos, sobrang underrated. Sobrang solid nun eh. Targeted. targeted. Parang yung stun ni Carmilla din, lalapit ka lang, tapos point stun ka lang. Eh mga durable naman, mga tanks naman to. Ang kay Freya ba, yung stun niya ba, AOE? Yun yung gusto ko ma-double check eh. Sa talon niya yata yung... I-check ko ngayon. Sa talon niya ba yung stun? Oh, Sa talon. Sa talon niya yata eh, kundi tayo nagkakamali. Pero ang mahapdi yung auto niya.
niya talaga after na tumalon. Chester dito, exclamation point. Bigay. Rhea, eto na yung sinasabi natin, no? Uranus na umaaray sa Rhea dito. Walang ka-intro-intro. Idadive talaga yun ni Rhea, mga kaibigan. Rhea here, gonna be jumping towards Rhea. Lalo pat may tweet na nagagawa si 2Gen ML dito. Dito na nga ba ang comeback, ha? Sa IDC to. Zoning out sila H2O at si Chester naman. At napabalinan takbo yung mami ditong nakabandido. At the Kupra will be going down 3-4, ladies and gentlemen. Bawi ngayon ang Signal Ultra. So tama ka, it is AOE, Kuya Shin. Medyo maliit, pero AOE. Kailangan nga lang full stack. Kaso, at this rate, may mahalaga yung stacks. I mean, you will go to full stacks no matter what. Madali lang. Pero malaki yung nabawi, ha? Ng Signal Ultra yes, dun. Yes, that's right. Not to mention, naka-paint si Chujin MJ dito. It does offset the gold by a bit. Yeah. I think nagtataya na lamang tayo sa 2K or 1.5K. Para dito, it's still in favor of Next Click Predator Solid. What will be the big deal breaker dito is the 20-second timer towards the third and laban dito sa may pangalaman, paring Wolf! Hindi ko nakikita ko sila ako, buti nila sa iba DJ. So, na-secure pa rin, single signal ultra, sarili nilang buff, pero yung Tori nila makapatumba na. Meron nandito sa band ng kalawa, si Chester nakabang, H2O, hindi pa rin natataya. Zero deaths pa rin on this carry. I'm talking about sa dito, yung may natataya, that's sa Yawi, nice ejector. Para sa will be taken at, Pero click na si H2O. Yup, may taka si H2O dito. Chester is also doing what he can. Of course, mabilisan ang ginawa ng mga taga-explain dito. Pumbas to para sa turtle dito. Kahit makpara kay Rhea, ang sakit pa rin talaga ng Soul of Lava. Chujin MJ going for the right side dito ni Kari. And now, balik tayo sa turtle. Secured again ng Signal Ultra. They will take this fight. BMI in. Soul of Lava gets the slow towards the Cho Banta. At doon pa yung Calamaris Chi. Pero syempre, nakatagus doon sa wall. Tol, hindi makahabol ngayon yung Atlas doon. Likod, Chester naman. Going for Chujin MJ. Very interesting. Will go for a dash. Naglagay lang ng smoke sa may pinakalikod pero doon na pabali yata ng pasok ngayon ang ating Natalia. That's gonna be the pay. H2O humble para dito kay DJ Imba. DJ's life will be melting through the shurikens na pinagbabato ng carry natin. 5-8 ladies and gentlemen with the lead para sa Predator on a 3-4-1. I really thought that Signal Ultra will catch a break na. Akala ko sa kanila na yung laban kasi na-turn na lang nga sila. We haven't been talking about yung pagpasok o kailan papasok si MB at eto na yon, it's high time. I think nagintay lang siya ng items. Hindi pala. Yeah. Di pa nga po yung BOD dito, pero makunat kasi talaga. Tsaka naturally, stats talaga, stats wise malakas. Yes, and alam mo tol, may pagka-overstay yung ano no, signal doon. Yes. I think so, no? The lead of Signal Ultra was established for that part. But it does look like they've given a freedom to Rhea to actually get back into the fight, starting from respawn. Diba? Clearly may mistake doon eh. Kasi kailangan ina-account mo na naman na pag nag-respawn na yung kalaban, well, nakakabili naman ng items anyone. Pero syempre, yung buhay niya, andun pa rin eh, up pa rin. Okay? Kahit back dito si Chujin, nakuha niya yung purple buff, mga tol. Okay, confusion para kay Yawi dito. Yawi though will be melting from the kite max na ginagawa ni Chujin ML. Pero nag-iingat si Chujin ML, nakita niya dito, natalya natin. Rhea here will be melting mula sa mga pabato dito ng H2O. Ang daming nagsisitalo ng sa Gedli natin. Wow, this H2O. Grabe talaga si H2O. Hindi umihinto. Ganun lang ang trabaho na ginagawa ng mga marksman natin dito. Cho, kasama natalya. Gedli yun sa Cho. Kasama rin si Cho Mata. Nakap, ladies and gentlemen, may of the dragon getting purified. Pero binati ka ganang blingsing duet din dito ng ating Claude palayo. Bumabol dito si H2O todo. Ngayon ang push na ginagawa para dito sa ating mid lane inner turret. Grabe yung bakbakan. Actually, have a hard time tracking kung sino yung may lamang. Pero mukhang at first look sa score natin, ayun, kumapal tol yung lead ngayon ng Next Play Predator. Sobrang lamang ng Next Play Predator. I mean, eto na yung tanong. H2O, is it just hype or is he the real thing? Ang ganda ng galaw niya nun, men. Kung may replay tayo dun, malupit yung I can't describe it. Sobrang lupit ng kanyang targeting, ng kanyang movements. Hindi natataya. Zero deaths, men. Back to back games, wala pang deaths tong si H2O. Kailan ba siya mamamatay? Ekor, kailangan ulit ako po, sakit. Sobrang solid ni Yawi dito, and that's the setup that all they need to do. Kinauter yun ang ultimate ng Atlas ngayon. There, H2O going to kite back sa harap ng base ng Signal Ultra. Tol, harap pag ginagawa. Black dito will be torn apart from the shuriken. Last hit, it will be not needed. Kahit yung second to the last na lamang bilang pantapos doon. Kahit ngayon, ginagawa. The H2O, walang minion. Dito sa may bottom lane natin, it doesn't matter. The time is bought. The top lane is now getting pushed by Cho Manta kasama si Chester. Ito na. Na-seminar tayong lahat kung paano mag-carry. Mga kaibigan, sobrang lupit. Back-to-back games. Oo, number
Tier 4, di ba? Carry Philippines. Kung di ako nag-a-play. Yung ranking dito ni, ano, yung ranking dito ni H2O Tol. And it is manifesting dito sa ating running game. Inhibitor turret, first one taken in by the members of Next Play. Chomanta, again, burning that Purify mula doon sa ating Claw. DJ as well na umiinda sa sakit ng pabato dito ni H2O. May dalawang minion, may dalawang minion pa dito sa may gitna. Tatanod kaya si Yawi, hindi na. Better be safe than sorry. Sobrang yaman na nila ngayon. I think ano rin naman, na-mention din natin ito. The lineup wise, medyo lugi din talaga. The last pick carry, nakita na natin siyang ipipick kahit pa nung after the 3 picks pa lang nung Signal Ultra. Hindi binan ng Signal Ultra. Ayan, napapanish talaga sila ngayon. Ngayon, Freya as well. There's no counter. Salon mula kay Yawi. Dalawa na naman dito. Dito na. Damage dealer H2O. Rhea mag-survive ng konti. Buti lang. Irena siya. May consecration. Basically, ginamit na natunaw dito yung Cho. But H2O will retaliate. That's gonna be a kill. On to the joy. Destan nga lang. Okay. Boy pa rin. Oh my god. Alam nila eh. Bro, ni Yawi. Oh, kung i-go ni Chujin. Andun si FB. Ngi walang kabawas-bawas dun sa buhay niya. May pasobra pa. May shield pang laman mga tol. Buelo dito. Lord Timer tayo ngayon as the first one will be shredded to by Next Play Predator Solid. Is he the real deal? H2O. Okay. Yun ang katanungan, no? On the replay, tol. Wala eh. Please, H2O eh. Ito lang gusto ko. Number one na daw sa balota. Nawala yata ang mic mo, Kuya Shin, pero... Sorry. Ito gusto ko sabihin, tol. Regarding what is happening here, hindi kailangan hulihin yung Claude. Nakikita ko paano mag-setup si Yawi. Kahit any sa frontliner dito, willing bahingan nila H2O Tol just because of how they are capable of shredding through the defenses of Signal Ultra. Absolutely. They can withstand the damage. Kaya i-withstand kahit yung bato dito na Jambit. Nako, yun na naman. Tatlo yung nahuli dito. Gabit na bouncing ball. Jumping mo na kay MB. May follow-up. Johan. Ay, si mapapatuma. Buhay pa si Yawi. Katulad niya sinabi Shin mo dito. Napag-flicker pala yun. Sabi dito ni H2O at ni MB. Tore na lang. Ngayon si Rhea dito. Nasasaktan na rin. Top lane. Pinupush dito ni Chu Manta. MJ, hindi na masyado napag-usapan kasi ang bida ngayon is the H2-Yawi combination. At pinaghandaan na rin ng Misa Tol. Ngayon pa lamang darating yung Lord sa mismong base ng mga taga-Signal Ultra. This is gonna be the final setup, maybe the final team fight. Ladies and gentlemen, let's see here. H2O with a half health. Kahit back ulit, puro fade away shot ang ginagawa niya. Yawi, will he commit to the jump? No, he won't. He didn't cancel his first kill. At least, yung Lord ay nasunod dito ng mga taga-Signal Ultra. Ay! Yung Shred, wanna go for 2 manta. Bubuhay ba? No. Dito ang Signal Ultra masyado. Hindi, may Tori pa rin na dumidepensa sa kanila. Slight misstep mula dun sa Cho. Si Mr. Inspired. Pero okay lang. Mahirap din kasi, ito yung problem sa Natalia Combs. Pag magpo-push kayo, apat lang yung pwede mag-push. Kasi Natalia will be just lurking around muna eh. If ever there is a counter play, no? Na gagawin ng Signal Ultra. And he will be swinging the tide. Mapapansin mo, Natalia has been roaming around the map, not present here in the mid lane. Ngayon pa lamang. And even if he tries to poke forward, pwede siya mapanish. Uy, mapamishak si Chujin! Ginawa dito! Oh my god! That is a wrong mistake na mali, Paul! Tingnan natin ngayon, H2O, ang todo habol para dito sa mga membrong nasa harapan niya mula sa Signal Ultra. Tol, tatlo na mga natitira. There's gonna be Yawi. Apat pala. Black Hill. May Calamares pa. Kite back ang ginawa dito. And also, Yawi getting tossed around. Talon dito si Yawi. It's gonna be H2O 2v2 maging sitwasyon dito. I think that should be the finisher. No, it won't be. They can easily go for the wave clear. I think it's not yet over as H2O will be receiving the ejector. Mobo. Is this the... Di pa rin! Boy pa rin! Boy pa! The stun. H2O survives. May Purify pang available this time. Chumanta nagpakilala na iba. DJ may punish ba? Hindi na. Makatakbo dito si Chumanta. In comes the Claude. At 14-01, hindi pa rin namamatay, 2 games namin. At the moment, na muntik pa siyang mamatay, doon na nakataka siya, sumakto pa yung legendary. This is a game emphasized with so many highlights mula dito sa carry ni H2O. Look at the damage that he can burst. Mukha siyang Claude sa dami ng numero. Lumalabas sa kanya, but of course, that is an effect of that golden staff. Ladies and gentlemen, we might have a fight here onto the Lord na. Nako po si Rhea. Rhea? Kailangan mag-ingat, alam mo kay Yawi, hindi tatama. I mean, fortunately for him, mapapasakit, mapapasama kahit sino. Kahit sino magpakita.
Labas to eh. Dito man lang sa next play Predator solid eh. Labas to eh. Online si Chester dito. Pwede mga masikip. Tan, manekta dito. Wala lang. I think yung buff yung importante para sa presentation. Chester na nakakaba. May nag-silence lang. Sumunod makukuha lang. Pa rin nung Claude yung buff. Push back. Pero may away sa taas tol ha. That's gonna be the Freya versus Freya. Dito, atras na mga member kayo na single ultimate. Gumirahan mga kaibigan. Sumunod pa nag-atlas dyan na sarili niyang ultimate. Pero tol, hindi na mahalaga yun. H2O free hit ngayon. Jumatap, medyo sumegway ng konti. Naparusaan dito ng Signal Ultra. Yawi, kumakasana. Nag-stretching na tumama doon sa may likuran. Kuna doon si Imba DJ. Stun will connect. Tyrant's Rage yung ginamit doon. Pero wala pa rin mamamatay. So far, they want to take the base. Mapipigilan ba nila si H2O? May Wind of Nature at Purifying. Wala siyang pakialamin. Hindi pa rin namatay. Hindi pa rin namatay. On to the ending. And that would be Game 2 secured here by Next Play Predator Solid. Pag finals to, yung laban, na totoo lang. No? Yung